sa akin, ha? Mm-hmm. Final thoughts ko, show support. Show support, possibly, no? Ay, hindi! Pero it's gonna be on Joe the side lane. Joe pa din, oo. Show side lane. Ano lang, it's either hindi niya pinili talaga na mag, ano, no, support emblem. Oo. Talagang Festival of Blood. So ano talaga, Johed, support pa din para pan-disrupt ng jungle. Totoo. Hindi na talaga, no, ayaw na ng mga Cho support. Mm. And oo. I think pala, no, parang manjin, most likely hindi ito yung Digistrat. Why? Because naka-average dito si Limbs. See, most of the time, if you would like going for a Digistrat, you would want to have your stars, yung damage mo, damage. The auto-alarm bumps na, ano eh, na the Magic Mystic Worship or the Mystery Magic Shop. Yes. Yes. So, I think this is a better way to put it. Mm-hmm. The Johed support. Kasi at least, you have pressure of the auto-alarm bombs mm-hmm. at saka nung ejector pang side lane dito ng Blue Fire. Mm-hmm. And I think they could have do it now, pero mukhang suporta muna sila dito kay Kripsu. Meanwhile, yung Blacklist, Easy Bugatti, look at this, Edward. Oh, almost God. Getting all the 246! Oh my God, that's gonna be an early, it ever mag-endless battle siya kaga dito. Or sometimes yung mga ibang Tamos users, kinukuha lang yung Molten Core, yung kalahati ng Core Helmet. Oo. Then after that, magda-damage item magda-damage. Na. Magda-damage. Oo. Para talagang sunod-sunod yung damage. And men, kung iisipin mo na walan ng isang Siege Minion si Fuzakin, mm-hmm. may namatay siya ng isang Siege Minion. Oo. So, ano pa dito? Baka mabasag pa nila to agad in the first 2 minutes in the game. At mahihirapan definitely dito ang isang show. Oo nga. Level 2 lang siya. Oh my glove. Even though this is the golden. Meanwhile, this is Aqua in the bottom lane. Oo. Pero dito, buti na lang nag-level 4 to on si Unseen. Pero out na sila dito. Medyo may damage. Dexstar will fall. And still, Blue Fire taking the first blood, mga kaibigan. Medyo nag-over, ano, no? Nag-overcommit sila dito. Pero mukhang pipilitin pa rin nila dito si Aqua. Apat na miyembro dito ng Blue Fire going inside the turret. Wow. Here on the bottom lane. That was awesome from Unseen on the Zask place. I'm not sure kung hindi pa tumama yung ejector. Pero it doesn't matter dahil tumama pa rin yung range dito ni Unseen. And mukhang mababawi nila yung perang nawala sa kanila sa taas because of the Zask pick. Mm-hmm. Pero ano, at the cost of course din ni Fuzakin. I mean, yes, bumabawi sila dito. Pero yun nga, si Fuzakin dito will have a hard time, especially laning dito sa isang Tams. Level 3 against a level 5. There you go. Edward dominating the Cho. And this is what you get with the Tams eh. Kapag alam mo, kapag Tams player ka, tas kabisado mo yung hero ng kalaban, sure ka na laging kang may molten side. Totoo. Sure ka na lagi kang may solo blaba. Sure na sure. Pero dito, times that's gonna be used para mabuhay pa dito si Kripsu. And yeah, buti na lang doon hindi na matay yung Roger. But that's gonna be an easy objective for the side of Blacklist. Pero dito, Unseen, nakikita niya to. They might actually try to steal this turtle. Pwede. The auto-alarm bomb just spotted out. Mahihila sila dito, pero still, Blacklist International controlling the lane. That was unfortunate for Blue Fire, even though nabuhay dito si Kripsu. Si Kripsu pala yung Roger! Nag-change. So, alam ng Blacklist na wala si Kripsu that time. They know na he has the retribution. That's why they went for the call of the turtle. Yes, definitely. Pero dito si Edward just disrupting the orange buff of Blue Fire. So far dito, no, medyo na hold naman ng Blue Fire at least the bottom lane since nandito yung Zask. Direct threat pa rin naman talaga siya in terms of team fight. Pero Cho, Esson here, medyo masaspot out siya dito ng isang Johed. Pasok dito, Aqua going inside. Medyo malalim na yata dito ang isang Johed. Feathered Airstrike will about to kill this Johed and that's gonna be done as well. Pero dito, Aqua, sinusubukan pa rito Unseen. Wala yatang ultimate na dito sa Unseen pero hindi na sila mag-overcommit. Yep. And nakaabang ngayon dito ang Blue Fire. Blacklist International getting a freebie on that team fight. Two overextended is welcome, Robluna. And it doesn't change the fact that Edward is killing it in the top lane. Hirap ngayon si Fuzakin, hindi siya makapwesto. Sobrang ano eh, nag-snowball din talaga dito yung Tams eh. Medyo mahirap talaga yan para sa isang show na sumabay dito. I really would like to see the item dito kung ano na yung binil dito ni Edward. Kung naging ano ba siya, greedy Molten na side. Talagang damage kagad or medyo tinry niya mag-sudo tank. Pero I guess, ayan. Damage. Well, kita endless. Na natin, that's the endless battle.
Yeah. Maaga, 5 minutes. Totoo, maaga at sobrang sakit niya. Na. Pero dito mukhang ma-pin down dito si Unseen, not be able to use his ultimate para makatakas doon. 4 members of Blacklist International taking the tower dito sa may bot lane ng Blue Fire. So far, yung gitna na lang dito ng Blue Fire ang nag-hold sa kanila for the early snowball ng Blacklist and International. Actually, Robluna, I think it's now clear na na-disrupt bigla yung Blue Fire after the push that they have done in the bottom side. Grabe, hindi pa rin nila mapatay doon, but at least with a kick from Fuzaken, eh nawala pa rin naman doon. But the Feather Airstrike, may pahabol pa doon. Yun, patay pa nga si Fuzaken, habol dito, Aqua, yung kasamang dragon, and hindi na sila magpo-push through. Wow, Aqua just doing that for full clip to secure the turtle take. Look at the replay right now. This is Blue Fire forcing a team fight. Edward actually almost alive. Muntikan pa siya mag-survive doon sa team fight din. Kung siguro sumut na bumalik yung ano niya, yung sight niya, matutulak yung mga nasa likod. Madi-disrupt yung attack. May chance pang pwede siya makakasam leap out eh. Pwede siya talaga. Eh. Makakatalon talaga siya doon. Even or somehow baka nag-proc doon yung parang lifesteal as well ng Cotterette Inferno. Pero ito, another pin down na naman magagaling for Esso. Dikit sa pader mga tol. Pero Fuzaken will be going down. Basag na naman yung tore dito ng Blue Fire. Pero may counter initiate naman sila doon sa may bandang taas. Nakakakuha pa naman ng kill dito. To be honest, ang kill dito almost dikit. Pero yung map control dito ng Blacklist International, yung talagang nagbibigay ng malaking lead sa kanila. And they need to push this now for the lane to be open. After the push, they need to back na walang makukuha sa kanila dahil alam na ni Aqua na magbaback na. Oo. Oh my! Takbuhan na dito, Creepsu. Pero ito na, si Aqua. Wala na siya ditong pakihabol dito. Dexstar, Feathered Airstrike. Ikaaksa na nga, pero Purify has been popped. Pero papalag pa rin naman. Ito na, napili na, napindown na naman dito si Chu. Time's journey, pero hindi pa rin enough para buhayin ang kanyang kakape. Meanwhile, full clip dito, naiiwan just to get objectives right after the turtle, mga tore naman ang kanyang pinupuwersa. At ayun yung perfect call para dito sa Blacklist International to go for that team fight dahil the best talagang call kapag alam mo na magbaback na yung mga kalaban nyo, yung tipong run away. Oo. Kasi ang naging problem dito ng Blue Fire, may natirang siege minion before they push, yung onting atake dito ng mga galamay ni Unseen ay inatake pa yung siege minion and Unseen went back. So na-delay pa ng ilang segundo yung pag-take lang ng tower to the point na nakapag-set up si Aqua ng gank. Totoo yun. Oo. And speaking of gank, pumasok doon si Chu with unstoppable force and ejector as well. Pero hindi nila na-burst down doon si Dexstar. Habol ngayon sila dito. Another turtle na naman ito for Blacklist International. This is gonna be the third turtle of the game. And hirap na hirap ang Blue Fire dito dahil din pressured sila everywhere in the map. That's why third turtle na nga, Rob Luna, and full clip can just do wonders right now, Rob. Oo, ito pa mahirap doon. Medyo on paper, squishy rin yung mga heroes dito ng Blue Fire. Uh-oh. And having full clip on this item and as well with Dexstar, ang bilis ng burst potential. Pero ito, full clip, makakapag-dash out. Sinubukan na yan siya na lumabas doon sa may bandang harap. Buo na yung Divine Glaive niya. Pero ito, gaya ng sabi mo, Baring Manjin, yung counter initiate right after yung mga skill. Woo! Habol dito si Aqua. Time's journey, patakas, patakbo, pero nga kaya, pero wala na yata. Patay na dito si Aqua, mga kaibigan. But Crypto as well fall kay full clip. Lahat halos ng mga tore dito ng Blue Fire is about to fall. Mukhang ipupush through pa nila tong top lane. Risky plays from Blacklist, pero worth it. Rob Luna, nakita na dito ni Aqua na si Unseen natapos na yung kanyang entry doon sa kanyang mga galamay. And with that, malayong digi, malayong mga kampe, ano pa bang gagawin mo? Pasukin na lang natin. Oh, nakita mo yung ginawa ni Chu doon. Binato niya si Limbs. Sabi niya, di ka kasi nag-add potion tol eh. Oo, add potion ka muna. Binato niya doon si Limbs just to die. So I guess Blue Fire here is just having fun on this draft. And I think they somehow know kung ano yung magiging result. Pero syempre, the base is still up for Blue Fire. But clearly naman, nakikita natin mga kaibigan that Blacklist is the one on the lead. Yes. Especially sa map control. Blacklist, if they win this, they will get 3 points. Yes. And lalapit sila sa aura na meron lang 21. So magiging 20 points sila. Gusto talaga nila yung top seed.
Yes. Gusto nila yung top spot. Totoo yun, totoo yun. And well, Aura PH will have a game din naman mamaya against NXP Solid on our last series of this day number 2 ng week 7. Don't, so medyo yeah. Nakikita na natin na up down. Ito yung maganda eh, no? Yung parang hindi one-sided yung bracket natin na parang up and down lang yung mga teams. And that's what's very exciting to see. Pero hindi pa naman tapos tong laban na to. Blue Fire might actually have some ace under their sleeves. Baka makakita pa sila ng opening dito. And that was interesting, no? Look at the KDA of Limbs here. It was 3-1-2. And one. Yung patay niya lang, yung binato siya ni Chu. Yung binato lang siya ni Chu. It rhymes. Yeah. And the, nakikita natin that they're playing safe. But again, yung objective game for Blue Fire, medyo confused sila on what to target. Somehow ma-pick off nila si Dexstar kasi isa sa threat din talaga yung ano eh, yung damage dito ng isang Pharse. Look at the pin down dito. Maybean Creep su patay na dito agad yung hyper carry ng Blue Fire. Sunod mo na din si Unseed na hindi na natin makikitang muli dahil diretso na dito ang Blacklist International. Creep su still alive doon sa baba, si Fuzaken may sarili na siyang mundo, pero bumunta naman si Edward doon just to defend the bot lane ng Blacklist. I think that was a Cripsu dying, Rob. Mm. Si Chu pala yung si Chu yung Johed. And Blacklist just confident enough going in after they got the Lord. Sabi nila wala nang back. Let's go na. Pangit yung naging position ng Blue Fire doon sa lane na medyo masikip. Easy access para kay Eso ng the Hurricane Dance. Go for the Pharse. Ang dami na rin ng zone eh. Oo, ang daming zone, no? Yung Pharse ulti. Ang daming threat na talaga at this point for the side of Blue Fire. Hindi na, wala na silang parang direct target. Look at your Aqua. Mag-isa siyang pinapasok. But I guess, based na dito, ang diretso na for Blacklist International getting another game against Blue Fire. 2-0 flawless victory para sa team ng Blacklist International. There you go. At nagpapogi pa si Edward. Kasama siyempre si Eson Sports. Oo. Blacklist International getting 3 points. Ang swag talaga ni Eson. Kaalam mo talaga eh. Iba talaga eh. Iba talaga ang tikas eh. Iba talaga.